Hey guys, it's me, Paul. kaka-uwi ko lang and yeah, napanood ko, nabasa ko lahat ng mga comments niyo. Na yung mga suggestions niyo, nabasa ko naman lahat. Dami din nangyari ngayon, kakagaling lang namin ng Gabal doon. Nag-visit kami kay Ken kanina. So, shoutout nga pala kay Jason Perez na sumama sa amin at hinatid at sundo kami nila tita. Pero, right now, I am home alone and it's my decision. Gusto ko mapag-isa. Sila tita nasa Gabal doon, so may mga inasikaso sila and also may kailangan kasi kasuhin here and gusto kong mapag-isa gusto kong mapag-isa, yeah, yun lang naman in short. Kanina anong nangyari this past few weeks, nag-birthday si tita. So yan, may mga konting video ako nun. So sana magawa ko siyang vlog para mapanood nyo. And then, nakasama ko yung family niya sa Nakar family. Siyempre, Fernandez nandun din naman sa Gabal doon. Naisip ko mag-vlog kasi gusto kong sabihin na I'm so blessed na kahit iniwan niya na ako, madami siya sa aking iniwan. Madami siya sa aking iniwan. Lalo na yung mga taong nagmamahal sa kanya. Iniwan niya sa akin na minamamahal din ako. Kayo. Kaya, I'm so blessed at nagpapasalamat ako sa inyong lahat. And kanina din pala, habang may mga inaasikaso ako, naisip ko nga mag-vlog kasi gusto kong sabihin na kailangan nating i-cherish yung bawat araw na meron tayo. Kasi nga, totoo naman din talaga eh, mga sinasabi nila na hindi mo naman masasabi kung kailan yung magiging araw mo, na hanggang kailan ka na lang dito. Kasi lahat naman tayo, totoo din naman, lahat tayo may kanya-kanyang oras na may mga petsa na tayong nakaukit, naka-designated para sa atin. So, kailangan i-cherish natin, kailangan natin maging masaya, kailangan natin lumaban sa lahat ng bagay, huwag tayong mahiya. Kaya nga sabi ko nga sa mga past live ko, nagla-live ako, na natutuwa ako. Though I know it's kinda late para sundin ko yung mga sinasabi sa akin ni Ken na huwag akong mahiya kumanta. Kasi okay lang naman daw yung boses ko, maganda naman daw yung boses ko para sa kanya. Siyempre. Pero oo naman, para sa akin. kailangan o nang maniwala sa atin na yung sarili natin bago tayo paniwalaan ng ibang tao. Sabi ko, pag may mga tao, to ang talkative lang siya, which is hindi ko pa rin naman kayang pantayan yung pagiging madaldal, makulit niya sa kahit na sino. Huwag nating ilimit yung sarili natin and kailangan go lang ng go, sabi ka ni Rufa May. And also, gusto ko lang din sabihin na sa mga may partner, wala, hanggat ngayon, nararamdaman nyo na yung habang meron kayo sa isa't isa, meron kayo na isa't isa, paramdam nyo kung galing nyo siya kamahal. Kasi ako, ano, kahit alam ko naman binigay ko, alam ko naman sa sarili ko na binigay ko yung best ko. Pero I know, parang may kaya pa akong ibigay. Ganun. Kaya kanina, naiiyak ako kanina sa nung malapit na, nung hinahatid. Hindi ko mapigilan, pinipigilan. Ewan ko, sobra akong, sabi ko nga kay tita, unti-unti naman ako nag-open kay tita na sabi ko kailangan ko nga rin ka akong mapag-isa dito sa bahay, kailangan kong umiyak kasi kilala ko yung sarili ko na sobrang mapag-ano ko eh, mapag
kapag-ipon ng nararamdaman, kahit na ano. Pero pag masaya ako, syempre, yan ako talaga, happiness ko. Pero yun nga, may limit pa rin. Hindi ko masyado pinapakita sa lahat. Kay Ken lang. Usually, madalas, lahat. So, yun. Yun nga, sabi ko, naiyak ako na kasi parang may very best pa akong kayang ibigay sana sa kanya. Pero, sabi ko nga, parang it's kinda late. Light na nga. Pero, yun nga, kaya sabi ko sa inyo, sinasabi ko sa inyo na hanggat may partner kayo ngayon, ibuhos nyo yung pagmamahal na kayong ibigay. Kahit na sino, kahit hindi sa partner, sa family. Ngayon, pero sabi ko, yun nga, may kaya pa sana akong ibigay. Hindi ko man lang naparamdam sa kanya. I know I did my very best. Sobra. Halos, sabi ko nga, di ba? Yung katawan ko napapagod, pero yung puso ko hindi makaramdam ng pagod eh. Kaya, ayun, sabi ko, parang sana hindi niya nakikita o naramdaman sana yung pagod ko. Ayoko na. Ayoko na maging malungkot. Kaya ang gusto ko lang naman sabihin is, mahalin nyo yung partner nyo, kaibigan nyo, best friend nyo hanggat nakakasama nyo. Family nyo. Sobrang, pagkawala ni Ken, sobrang hiwalay kasi ako sa, ano eh, sa family ko. Independent ako, hindi hiwalay na, ano, independent na ako. Maga ako naging independent. Siguro, kung gusto nyo malaman yung story ng buhay ko, actually, pang hindi nyo lang maitatanong, pang alam kayo yung kwento ng buhay ko. Alam ni Ken yun. Kaya, ayun nga, kaya sabi ko, sobrang isa sa natutunan ko yung pagmamahal sa magulang, sa pamilya. Kasi, wala, rebel siya, hindi talaga. Sa nararamdaman natin, partner family talaga, on top. Kaya, ayun. Yun lang. Siguro, ito pagpapatuloy ko yung vlog, gaya nung sabi nyo, gagawa ko nung kahit mga maiksing videos na kayang maipakita sa inyo. Yeah, laban lang. So, siguro ngayon, September, I mean August 29, ko ma-upload to or 30. Pero gusto ko magpasalamat sa inyo. Gusto ko sabihin sa inyo na syempre tuloy lang ang buhay. And nagpapatuloy ko kung anong gusto nyo na mag-vlog ako. Mag-suggest kayo ng content. Subukan natin gawin. Kakayanin natin yan. Yan, lagi ako nakaganto sa mga live ko. Okay. Kaya to. Yeah guys, maraming salamat sa inyo. Huwag nyo kakalimutan, lagi ko sinasabi pag nag-live. Mahal ko kayo. Salamat sa inyo. See you on my next video.